tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Gumagabi na masyado, friend. Uwi na ako. Ah, mamaya ka na lang umuwi, friend. Dahil magsisidatingan ang iba kong kaibigan. Ipapakilala kita sa kanila. Alam mo, ang pupogi ng mga kaibigan kong lalaki, mas gwapo pa sila kaysa doon sa boyfriend mo. Oh, talaga? Oo, kaya dito ka muna, ha. Paano mo sila makikita at makikilala kung uuwi ka na? Baka kasi tatalakan na naman ako ni inay pag ginabi ako. Oh, problema ba yun? Di pakinggan mo dyan sa isang tainga, palabasin mo sa kabilang tainga mo. Ganun lang yun. Ito naman, parang hindi sanay sa bunganga ng nanay niya. Oh, di ba, mga kaibigan, maganda ang advice ko sa kanya. Ang mabuti pa, ilabas niyo yung important na alak para matikman naman ni Berly. Pero friend, gagabi na ko masyado. Hayaan mo magalit ang inay mo, ikaw naman. Hindi ka naman magtatagal eh. Hindi magtatagal din ang galit ng nanay mo sa'yo. Kaya dito ka muna, ha? Ay, naku, ikaw talaga. Ay, naku. Nasa na naman kaya ang batang yun? Wala naman siya sa bahay ng mga kapitbahay namin. Ay, gabi na pero wala pa rin yung anak ko. Wala naman akong alam na kaibigan niya, maliban kay Carlo na inaanak ko sa Binyak. Teka, ano kaya kung puntahan ko si Carlo? Total, malapit lang dito ang bahay nila, Pari Miguel. Pupuntahan ko na. Narito rin lamang ako sa labas ng bahay. Kaysa naman magdamag na naman akong maghihintay sa kanya. Hindi ako makakatulog dahil sa pag-alala ko sa aking anak. Susunod na taya sa inumin natin, ha? Kasi hindi pa dumarating yung allowance ko. Eh, paano yan? Wala akong dala eh. Ah, okay lang. Ang mahalaga, nandito ka dahil masaya ang tropa kung lagi tayong kumpleto. At basta sa susunod, ha? Ikaw naman ang taya. Oo ba? Pangako yan, friend. Sa susunod na pag-iinuman natin, ako naman ang taya. Dapat lang! Para wala namang masabi ang ilan sa atin. Dahil alam mo na, para walang masabi ang barkada. Mahirap kasi pag may masabi kahit isa sa kanila, masisira tayo. Sabi nga, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Mararamdaman nating lahat ang epekto ng hindi pagkakaintindihan ng dalawa o tatlo sa atin. Ah, oo. Naiintindihan kita, friend. Hayaan mo. Sa susunod, ako ang taya sa inuman natin. O paano, friend? Ikaw muna ang taya ngayon. At sa susunod, ay ako naman. Alak at pulutan, ay ako ang taya. Oh, Mare, napasyal ka. Gabi na. Alika, pumasok ka. Ah, naku, pare, wag na. Hindi naman ako magtatagal eh. Eh, bakit ba? May problema ba? Wala pa kasi si Berly. Naisip ko baka nandito siya. Eh, alam ko namang malapit silang dalawa ng anak mo. Baka ka ako magkasama silang dalawa. Ay, naku,
Natitiyag ko na hindi niya kasama ang anak ko dahil kahapon pa umalis ang inaanak mo. Dumating kasi ang tita niya na galing ng Amerika. Pinapunta siya doon. Dalawa nga sana kami, kaso walang tao dito sa bahay, kaya nagpa-ewan na ako. Ah, ganun ba? Oo. Bakit? Saan ba nagpunta? Hindi ko nga alam eh. Alam mo pare, nitong mga nakaraang araw, madalas na siyang inuumaga ng uwi. Ano? Oo. Kaya nga nag-aalala ako. Hindi naman ako nagkukulang ng pangaral sa kanya. Pero sadyang matigas ang ulo niya, pare. Hindi nakikinig sa akin. Bagkos ay nagagalit pa kung minsan. Nako, ang mga kabataan talaga ngayon, masyado na silang masuwayin. Oo nga eh. Akala ko nandito yung inaanak ko. Magpapasarma sana ako kung hindi siya kasama ni Berle. Ganito na lang. Ako na lamang ang sasama sa'yo sa paghahanap mo sa anak mo. Parts! Siyempre naman. Narito ang sweetheart ko eh. Siyempre, dapat narito rin ako. Yan ang nobyo. Lagi nakabuntot sa nobya. Mahirap na. Sa ganda ba naman ng nobya ko eh. Baka maipagpalit ako ng wala sa oras. Kaya dapat binabakuran. Tama! Teka, Berly. Tignan mo kung sinong dumarating. Hindi ba't ang nanay mo yan? Ha? Ang inay nga. Berly! Inay, anong ginagawa niyo dito? Bakit kayo nagpunta dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito, ha? Hindi ba dapat ay nasa bahay ka na ngayon? Ang inay naman, wag naman ninyo akong pahiyain sa mga kaibigan ko. At kayo naman, magsiuwi na kayo dahil gabing-gabi na. Hinahanap na kayo ng mga magulang ninyo. At ikaw, Berly, halika na. Umuwi na tayo. Ano ba naman kayo, inay? Wala na kayo sa katwira na. Tabang ba naman na ang ginawa niyong ito? Bakit? Anong mali sa ginawa ko, ha? Mag-aalas dos na ng madaling araw. Pero nasaan ka? Nasa ibang bahay ka at nakikipag-inuman. Kababae mong tao, pero nasa labas ka pa ng bahay ng ganitong oras. Inay naman eh. Wala na tayo sa makalumang panahon. At saka, hindi na uso ngayon ang Maria Clara na babae. At paano kung nabuntis ka, Aber? Ha? O kaya kung anong masamang mangyari sa'yo? Sige nga! Masasabi mo ba kaya, ha, na hindi na uso ang Maria Clara na yan? Napaka-advance naman ng utak ninyo, inay. Iniingatan ko lamang ang buhay mo para hindi ka mapariwara. Hindi katulad ng iba dyan na napapabayaan ng mga magulang. May sarili akong pag-iisip, inay. Kaya huwag niyo akong pakialaman. Ano? Huwag kitang pakialaman? Para ano? Para manigaw ka ng landas, ganun ba? Naghahappy-happy lang naman kami, inay. Tapos, ganyan pa. Saka isa pa, dalaga na ko, inay. Kaya dapat naman, bigyan nyo ko ng pagkakataon na... Ang problema nga, babae ka at hindi ka lalaki para gawin ang mga ginagawa ng mga lalaki! Kailan ko ba gagawin yun, inay? Kung may asawa na ako, ganun ba? Hindi na ako magkakaalis sa bahay. Ay, nako. Ginagawa ko ito, anak. Para na rin sa'yo. Para sa'yo magandang kinabukasan mo! Ay, nako, inay. Ang hirap kasi sa inyo, ikinukumpara ninyo ang buhay ninyo sa buhay namin ngayon. Nasa makabagong panahon na tayo, inay. Hindi ko na alam ang panahong pilit ninyong pinapagawa sa akin. Kaya,
pabayaan nyo na lang ako. Mag-aalas doon na ng hapon. Hindi na siguro pupunta doon si Aling Jeng. Talagang hindi na. Sa umaga lang naman yun pumupunta yun. Dahil sa hapon, natutulog na. Kaya madalas niyang inuutusan si Burley dito sa tindahan pero hindi naman pumupunta. Napansin ko nung harin eh. Teka, ano bang napansin mo? Bakit mo na itanong? Baka kasi wala na akong tanggaping sahod sa akin si. Alam mo na, binali ko na halos lahat ng sahod ko. Ano ngayon? Hindi ba't may dumating ng stock mo isang araw? Hindi pa pwedeng sa akin na yung ibang inalis ko sa shell? Ha? Hindi na malalaman ni Aling Isang yun. Ha? Hindi naman siya lagi inventaryo eh. Teka, marami naman tayong nabibinta araw-araw eh. Ano ba naman yung ilang lata lang ng delata yun? Noodles at ilang sabon yan. Hindi na niya mapapansin yun. Sige, pero kunti lang ang kunin mo ha, para hindi niya mahalata. Oo ba? Basta wala bang sumbong ha, para sa ekonomiya ng bayan. Ha? Malinaw? Oo naman. Pasado alas dos na ng hapon. Ang bigat itong pinamalengke ko. Nasa bahay na kaya ngayon si Burley. Sarado ngayon at wala siyang pasok sa eskwela. Sana nakapagluto na siya ng pananghalian namin. Nagugutom na ako. Insyang! Pare Miguel, ikaw pala! Saan ka magaling? Ano ba yung binubuhat mo at parang bigat-bigat yata? Wala ka bang kasama? Natutulog pa kasi si Berlin nung umalis ako ng bahay. Tungat na malengke na ako. Binili ko na yung ilang araw naming kakainin ni Berlin para hindi ako laging namamalengke. Yung bigat-bigat niya na. Magkakandago ba ka niyan? Ating ka lang ang tutulungan na kita. Ikaw, huwag ka naman. Salamat naman kung ganun, pare. At kahit papaano makapagpapahinga na ako. Mo ako dito at ang bigat nagdala ko. Ano ba? Sandali lang. Ano bang ginagawa mo? Ay, naku. Ang inay talaga. Laging nagmamadali. Ano bang ginagawa mo dyan? At pinaghihintay mo ako sa labas ang init-init. Ay, naku. Narito ka lang pala sa harapan ng computer at nag-Facebook. Hindi mo man lang mabuksan ang pintuan para matulungan mo ako. Pagod na pagod ang tao, pero hindi mo man ako matulungan. Bakit kayo nagre-reklamo? Kayo naman ang kune, bumili niya niya. Tapos, inuutusan niyo pa ako. Ano ang kakainin natin kung hindi ako mamamalengke? Hindi kita mautusan bumili man lang kahit dyan sa tindahan. May trabaho doon kayo sa tindahan. Bakit hindi sila ang utusan ninyo? Sinusalduhan po naman ninyo sila. Anak,
hindi trabaho ng dalawa nating tauhan ang mamamalingke. Siya nga pala, nakapagluto ka na ba? Hindi pa ho. Ano? Eh bakit hindi ka pa nagluluto? Mag-aalas 12 na! Ay, anong iluluto ko? Hindi ko namang gusto yung ulam na nandyan. Ayoko kahit, po. Kahit ano na lang sana. Dahil alam mong darating akong nagugutom. Ikaw talagang bata ka, oo. Ay, tama na nga po, inay. Nakakabingin na kayo eh. Ano ba? Alam nyo, nagugutom na rin ako. O, yun naman pala eh. Ang mabuti pa, bumili ka na lang ng lutong ulam dyan at gutom na ako. Ano ho? Diyan sa tabi-tabi? Ayoko nga. Magpa-deliver na lang tayo sa sikat na fast food. Nabubusag ba tayo? Sige. Magpa-deliver ka ng pananghalian natin na pagkain. Pumunta ka sa grocery natin ha at tumao ka naman doon. Ano? Pupunta ko sa grocery ngayon? Ang init-init. Isa pa, hindi ko alam ang presyo ng mga items doon. Kung hindi mo alam, di tanungin mo si na Claire at Kaloy. Ay, nako. Madahalang ka nang pumunta doon eh. Ayan, tuloy. Hindi mo alam ang presyo ng mga paninda natin. Kasi iba ang pinupuntahan mo. Dako, nag-abala ka pa. Ano ba to? Eh, dinamihan ko ng niluto ko. Eh, alam mo naman na dadalawa lamang kami ng inaanak mo nakakain. Ay, nakakahiya naman sa'yo, pare. Ikaw lagi ang nagbibigay sa amin ng anak ko ng pagkain. Ay, ito naman. Eh, ano pong silbi ng pagkukumari at pagkukumpare natin kung hindi tayo mag-aabutan ng ulam? Maraming salamat uli sa'yo, ah. Eh, baka kasi ito na ang huli kong pagbibigay ng ulam sa'yo. Ha? Eh, bakit naman, pare? Galit ka ba sa akin? Hindi. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Eh, bakit mo sinasabing ito na ang huling pagbibigay mo sa akin ng ulam? Eh, kasi aprobado na ang petition sa akin ng anak ko na nasa Canada. At baka sa loob lamang ng bag ito ay aalis na ako. Ganun ba? Bakit ka natahimik? Hindi ka ba masaya at aalis ng kumpare mo? hindi ako masaya. Dahil alam ko namang matagal mo nang hinihintay ang pagpetisyon sa'yo ng anak mo. Yun nga lang, malulungkot ako dahil... dahil wala nang magbibigay sa'yo ng ulam, ganun ba? Loko-lokong matandang ito. Huwag ka mag-alala. Sa bawat pagpapadala ko ng package sa inaanak mo mayroon din kayo ng anak mo. Sinabi ko na darating ka sa araw na to Oo naman. Pwede mo namang hindi ako pupunta dito eh. Nangako ako sa inyo. Salamat sa iyo ha. Ngayon mga friends, pwede na tayo magsimula dahil kumpleto na ang barkada. ano naman na yung dala mo ha? May inihaw na bangus at tilapia, pampulutan natin. Hanip ko talaga, friend! Pinatunayan mong membro ka na talaga sa grupong ito. Ano pang ginagawa natin? Simulan na natin ang inuman! Okay, naman. Alam mo, friend, sa tingin ko, attracted sa'yo si Basti. Ang lagkit ng tingin sa'yo eh. Iba talaga ang taglay mong kamandag. Lahat napapalingon. Sorry na lang siya. May boyfriend na ako eh. Boyfriend lang naman eh. Bakit hindi mo subukan sa iba? Ha? Diba? Malay mo, mas higit pala ang katangian ng barkada ko kaysa sa boyfriend mo. Mapapalampas mo pa ang magandang pagkakataon. Alam mo ba ha, nasa ibang bansa ang mga magulang ni Basti. Nasa ibang bansa ang mga magulang ni Basti? Oo!
At kung sakaling magugustuhan mo siya at magiging nobyo at asawa, makakapunta ka dun sa Canada. Kaya kung ako sa'yo, huwag mong ipahalata na may boyfriend ka. Bagkos, makipaglapit ka kay Basti eh. Dahil halata ko, malakas ang tama niya sa'yo. Uwe, sigurado ka? Baka mamaya eh, lulukuhin lamang ako nun. Pwede ba namang ipapahama kita, ikaibigan kita, subukan niyang lukuhin ka, at ako ang makakalaban niya. Papayag kaya si Burley na sumama sa kaibigan ni Bea? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Amy Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap nang ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.